Magandang araw sa atin lahat, mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naroon ngayon. Ngayong araw ay in order na ng Pangulong Duterte na hulihin na o pinahuhuli na ni Pangulong Duterte yung may-ari ng WellMed Dialysis Center, no? Dahil ibinisto ng dati niyang trabahador, dalawa sa dati niyang trabahador, yung kalokohan na ginagawa ng allegedly kalokohan na ginagawa ng WellMed na nangunguha ng sobra-sobra sa kumukubra ng sobra-sobra mula sa PhilHealth, mula sa kanilang mga pasyente na is either namatay na or kulang yung binigay na dialysis, no? So nakakakubra sila. At kaugnay nito, nagsagawa yung nabisto rin na sa PhilHealth pala nawawalan tayo ng 150 more or less billion pesos. 150 billion pesos ang nawawala sa PhilHealth, kaya ito ay inutos na rin ng Pangulong Duterte na pakialaman na o imbestigahan na ng NBI, no? So kinakailangan natin, magkakaroon ngayon, matitiyak natin na magkakaroon ng mapagbabago dito sa pamunuan ng PhilHealth. Dahil yung 150 million, napakaraming pera niyan na nawawala lang sa mga o ninanakaw lang ng mga sindikado ng PhilHealth, no? Ito naman ang kagandahan, no, sa ating Pangulo ng Pilipinas ngayon na talagang uma-action agad, no? Pag nalaman niyang may issue, sino man na masagasaan, malapit man sa kanya, dating niya mga kaklase, ito yung tunay na naglilingkod, no? Maasa tayo na yung anti-corruption drive ng Pangulong ito o ng pamahalang ito ay pinatutupad, no? At katulad nga niyan, na marami nanalo sa kanyang mga sinuportahan na sa Senado, maaasahan natin na hanggang sa susunod na 3 taon ng pamumuno ni Pangulong Duterte ay magpapatuloy yung anti-corruption drive niya sa ating pamahalaan, no? So, ang problema niyan, ang pinoproblema natin niyan, yung susunod sa kanya, no? Kaya ngayon pa lang mukhang nakikita na natin yung kaguluhan sa Senado, hindi yung simpleng kaguluhan lang sa pamunuan, no? Ibig sabihin lang nito ay nagpopormahan na yung may mga ambisyon na tumakbo, no? Nariyan, naririnig natin yung mga pangalan, nariyan si Lacson, si Soto, si Grace po, at saka si Cynthia Villar, no? So nakikita natin na itong mga personalidad na to, yung nabanggit kong apat, medyo pumuporma na para sa, hindi naman yan sa election lang ng Senado o hindi lang yan sa pamunuan ng Senado, no? Kung hindi, pinuporma na nila yung kanilang sarili para sa presidential election, no? Kaya, ang kinakailangan, dahil naniniwala tayo sa Pangulong ito na napakagaling at merong tuloy-tuloy yung anti-corruption drive niya, para magpatuloy yan, para magtuloy-tuloy tayo sa pag-unlad ng ating bayang Pilipinas, kinakailangan yung magtitiyak niyan yung ating suportahan, no? So ang kinakailangan, eto naman, ayun, yung apat na yun nabanggit natin, yan yung mga posibleng maging standard bearer ng makakalaban ni ng maging standard bearer ng ating Pangulo by 2022. Kaya dapat ngayon pa lang pong pinoformar na rin ng ating Pangulo, no? At isa nga sa kanilang napipisil ng taong bayan na papahalili sa kanya ay walang iba kundi ang kanyang anak na si Sara Duterte. Pero dapat galingan ni Sara yung pag-handle ng kanyang pagdedeklara, dahil sa kasaysayan ng mga naunang nagdeklara, naunang nagsabi na tatakbo silang presidente, katulad ni Villar, ni Vice President Binay, medyo inatake kagad ng sari-saring politiko, no? Kaya dapat dyan, timing din sa pagdedeklara na yan, kung sino man yung napipisil ng ating Pangulo ng Pilipinas. Hanggang dito na lang, hanggang sa muli, subaybayan yung mga ngayon lang po sa aking channel. Huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe. Political Aratilis po.